Welcome back to my channel. This is Rachel Bohol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my channel and bell all para ma-notify kayo sa next vlog ko, guys. Ang talakayin ko sa ngayon, guys, ay part 2 ng aking vlog noong nakaraan kung paano maging effective na real estate. Ganito, guys. Don't forget to subscribe, guys, ha! Hi guys! Welcome back! This is Rachel Bohol, guys! Ang talakayin ko ngayon, guys, is bakit pre-selling? Ito pala, guys, yung continuous ng vlog ko nung nakaraan, guys. Nung, kailan ba ako nag-vlog, guys? Nung nakaraang araw, guys, nung ba, paano maging effective na real estate. Ito, guys, is part 2 ng aking vlog nung nakaraan, guys. Kasi putol lang yung guys nakaraan, guys. Ito, guys, ang talakayin ko, guys, is bakit pre-selling, guys, unit. Dahil, guys, ang pre-selling unit natin, guys, is cheaper than, 30% cheaper than RFO. Ang pinaka-down payment niya, guys, is lower. Yung pinaka-shim niya dyan, guys, ng bayaran, guys, is mas mababa at mas matagal. Tumatagal kasi, guys, yung mga down payment, guys, pag mga pre-selling is 24 months, yung pinaka-basic ng mga developer. Tapos, lahat ng developer, guys, halos 24 months. Yung mga ibang developer, magkaya na lang, bihira lang mga ibang developer, may 36 months, may 48, may 60. 36 months, ganyan. Yung mga developer na down payment kung haba ng bayaran. Unlike sa RFO kasi, guys, 3 to 6 months lang yung huhulugan ng RFO. Kasi ready to occupancy na yun. Ready for occupancy na yun, guys. Kumbaga, take out na agad sa'yo ng mga 6 or 8 months, ganyan. Ang pre-selling, guys, ang take out natin, guys, is 2 to 3 years, guys. Depende sa developer, guys. May mga developer tayo, guys, na pag under construction na, ang turnover niyan, mga 2 years talaga, mga ganyan. May mga ibang developer, guys, na ano, na 3 years and half. Katulad ng kinuha ko, guys, 3 years mahigit, guys. Pero at least sure naman, guys, kay Epic Commission. Hello sa mga seller ng Epic dyan. Totoo naman talaga yung turnover ng Epic Home is 3 years mahigit talaga. Kaya, wag na kayo magtaka, guys. Ganyan talaga, guys. Pag nagpaliwan ako sa mga sa client ko, pag pre-selling talaga, pag Epic Home, 3 years talaga mahigit. Kasi nga, ano sila, medyo matagal sila mag-construct, ganyan. Pero, at least sure naman, katulad sa aking bahay, 3 years and half din. 3 years and half din to, eh, na-take out sa akin. Ganyan, guys, yung bakit pre-selling, di ba? Kasi, guys, 30% cheaper dyan RFO. Tapos, mas mababa yung down payment. Mas mababa din yung monthly niya. At saka, guys, makakapili ka ng best preferred mo na location. Tsaka, best mo na block and lot. Makilaban na number, guys. Tapos, makapili ka yung nakasa sa sunrise. Kasi, guys, mas maganda yung sunrise. Yung ano sa araw, guys. Yun daw yung mga pangsuwerte sabi ng mga Chinese, sabi nila. Kaya yun, makakapili ka. Kasi nga, guys, bago pa lang eh, bagong open pa lang. Kaya mas maganda talaga yung pre-selling. Kasi best location na gusto mo, best number na gusto mo, makapili ka pa ng sunrise. Diba? Yung tapat ng araw, guys, yung ganyan, sunrise. Tapos, guys, ano, mas mabilis ang investment kasi pag 2 years, kasi ang usually, guys, yung mga pre-selling, guys, yung down payment is 24 months. Pag 24 months, ano lang yun, diba, guys? 2 years lang yun, guys, tapos mag-antay ka na lang ulit ng mga, pagkatapos ng 2 years, diba, tapos ka na ng down payment mo, guys, antay ka na lang ng mga 6 months ulit para ma-process na kay pag-ibig yan. Tapos, ayun, matake out na sa'yo yung bahay. Ganyan, guys, yung mga, usually yung kay, pag under construction na, guys, ganyan. Mas ano yung, tandaan nyo po, guys, pag under construction na siya, nabawa, may mga under construction na, guys, na pre-selling, eh, may mga 10 months, magbilang ka lang ng mga 6 months niyan, ayun, matitake out na yung bahay sa'yo, ganyan. Tapos, mas maganda kasi, guys, kung hindi ka nagmamadali, pre-selling talaga ang kuhain mo, kasi nga, mas makamura ka, tapos makatipid ka. Mas mabilis ang investment, diba, guys? Parang, nag-ano ka lang, nangupahan ka lang, tapos mapunta na sa'yo yung bahay. Diba, di mo nang isipin ng ganun, guys? Tapos, guys, ano pala, diba, bagay effective na real estate? Dapat, guys, laging umaatin talaga ng
seminar or PKS. Ako guys, umaattend ako ng seminar. Kahit nga nung nakaraan guys, na may work ako guys, nag-extra lang kasi ako dito, pero hindi ko siya tinanggap inokos pag ano lang, kasi minsan maglalaba ako, ganyan. Ayan guys, pag minsan nalaga, pag Merkulis tuwing day off ko nun, nagsiseminar ako, pero minsan hindi lagi. Para naman ma-knowledge ka about sa project, tapos mas maganda din lang mag-seminar kasi nga, syempre alam mo yung paliwanag yung mga lot area, mga floor area, anong pinagkaiba ng floor area. Dapat alam mo din yun guys, yung lot area and floor area. Kasi yung iba nagkatanong, bakit mas malaki ang floor area? Eh dapat, mas malaki dapat ang lot area, di ba? Sabi ko hindi po, magkaiba po yung may mga project po tayo, mas malaki yung lot area, mas maliit yung floor. Mayroon naman tayong mas malaki na floor, mas maliit naman ang lot area. Depende po sa mga developer. Mayroon din pong ano, pero halos talaga yung mga project na ginawa ko ng IPEC, pag mga floor area, isa lang, 44, halos, pag mga townhouse, 44 square meter. Pag mga IPEC homes, pag mga ano naman, ibang developer, iba-iba talaga yung mga floor area niya. Tapos guys, yung lot area niya, pag mga inner talaga, halos 36 months, pag mga regular townhouse. Pero pag mga corner at saka end, magkaiba talaga, iba. Pipili ka na lang guys sa mga lot area. Kung magkano din yung sahod mo guys. Kasi guys, ang sahod guys, kailangan pasok doon sa total ng bahay na kinuha niya. Kasi guys, yung mga, halimbawa yung, hindi agad-agad makakuha ka ng bahay, dapat may mga income required po dapat. Kaya dapat tanungin niyo po muna yung RFO, kung ano yung meaning ng RFO. Ay RFO, tsaka yung reselling, di ba guys, ganyan. Tapos, ay yung 5 golden question guys, tandaan nyo dapat guys. Na-blackmine ako guys. Tandaan nyo guys, lagi yung 5 golden question. Kung saan preferred na location na gusto ni buyer. Kung RFO ba or for selling ang gusto niya or ano, tapos number 2 yun guys, tapos number 3 locally employed ba or OFW or self-employed, number 4 guys is magkano yung salary niya, tapos number 5 guys kung preferred niya ba ipag-ibig is bank or in-house, ganyan guys. Dapat tandaan mo guys yung 5 golden question. Yung number 1 ay saan preferred location, number 2 ay kung pre-selling ba or RFO ang gusto niya. Number 3, kung magkano yung income, magkano yung basic income niya. Monthly guys, kung magkano basic monthly income niya. Tapos number 4 guys, ayun pala guys, number 4 pala guys yung magkano basic monthly income niya. Number 3 pala yun guys, sorry guys. Yung number 3 niya pala is, kung OFW ba siya, kung locally employed ba siya, or self-employed ba siya. Number 5 guys, ay kung pag-ibig ba or bank financing or in-house financing ang prepared niya. Kasi guys, yung mga, tatalikayin ko guys, next vlog ko din guys, kung ano magkaiba ng mga, kung mga required income guys, para alam din po nyo kung magkano yung required income, kung pasok ba siya sa income na required. Next vlog ko guys, don't forget to subscribe my channel guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, para alam nyo po yung next vlog ko guys, ma-notify kayo sa mga next vlog ko, at makikita nyo po yung mga next isusunod kong iba vlog guys, kaya stay tuned lang guys ha, at guys, sa ngayon guys, taposin ko muna kasi may mga, ano pa kami guys, in next vlog ko ulit siya guys ha, bye guys, see you next vlog guys, bye bye.